good afternoon. Good afternoon po sa lahat. Lalo na po sa aking mga subscribers at sa mga nanonood sa aking mga video. At maraming salamat din po sa inyong lahat. Ngayon po ay magmimerinda po tayo ng pasta. Yan po. Pasta with the tomato sauce and hot dog. Yan po. Ayan. And then, habang nagmimerinda po tayo ay ibabahagi ko lang din po sa inyong lahat yung residence ID ko hanggang ngayon po. Di ko pa po na irerenyo. Kung saan-saan na po ako nagpupunta, baka sakali ka ako makakuha po tayo ng slot for renewal po ng residence ID natin. Kaya lang wala pa rin po talaga. Mahirap po ngayon, aywan po. Napakahirap po mag-renew po ngayon. Kasi pulibok po talaga mga renewal at mga iba-iba po. Mga iba-iba pa, mga yung nag-aarigo. Ang arigo po yung ano ba, yung after 10 years po, yung mga walang papel. Marami na pong ano, nakakapagpapel po dito. Kaya yun po siguro, kaya halo-halo na po yung mga schedule, mga magre-renew, yung mga first timer, yung mag-aarigo, parang ganun po. Kaya grabe po nung October 17 pa po expired yung residence ID ko. Sa tuwing lalabas po ako, nagbabakasakali pa rin po ako na kukuha sana ng schedule, pero hanggang ngayon po wala pa rin po ako nakukuha. Iwan ko. Sayang pa naman po, mura pa naman ang ticket. By March mura po ngayon. 7 something lang po. Pero kukunin na po ngayon kasi ano yun, tawag doon. Ang tawag doon yung promo. Yan po. Promo po yun. Kaya mura. Kaya lang, kung promo po, ngayon mo na rin po kukunin. Babayaran mo na po. Pero ang flight mo is by February or March. Yun po. Kaya, ayun ko, napakahirap po. Pangalawang 5 years na po yung tarhita ko. Yung residence ID ko. Kaya, nagtataka ngayon kaklase ko po nung nag-video call kami. Kasi sabi ko, kung gustuhin ko man po umuwi, wala namang, makauwi po ako. Kaya lang wala na po akong ano, expired na po yung residence ID ko. Kaya nagtaka, na naman. Noon kasi, nung nagtawag na naman sila nung, kasi 5 years ago na yung lumipas nung ano, yung alumni noon. Sabi ko, expired na ang tarhita ko, magre-renew pa ako kaya hindi ako makauwi. Ngayon nung nag-video call po kami, nabanggit ko na naman po na hindi ako makauwi dahil expired na po ang residence ID ko. Tawanan nga po sila, na naman daw, expired na naman. Siyempre, every 5 years po kasi yon. Yung residence ID ko, kasi hindi naman po ako Spanish nationality. Yung larga duration lang po ang tawag doon. Larga duration yung permanent residence po. Ayan. Kaya habang nagkwentuhan po tayo, sabayan na rin po tayo ng merienda. Kaya, maghintay-hintay na lang po tayo kung kailan po tayo makakuha ng slot. Para makarenew po tayo ng residence ID. Ang tagal po, ang hirap. Sabi po nila sa akin nung, kasi October 17 po nag-expired yung residence ID ko. Ang sabi po kasi sa akin, kasi before pa mag-expired ang residence ID ko noon, kumukuha na po ako ng schedule for renewal. Wala po talagang makuha kasi sabi nila, está muy pronto daw. Yung, maaga pa. Tapos sabi po nila sa akin, mas maganda daw, mas madaling makakuha pagka ma-expired na po yung residence ID. Noong na-expired na po, wala pa rin talaga. Hanggang ngayon, wala pa. Kasi nung kahapon po, trinay ko po ulit, kahit Linggo, pumunta po ako doon sa ano, after mass, pumunta po ako doon sa lokotoryo, doon sa internetan po. Internetan, padalahan, ayun po, halo-halo.
tsaka yung pagkuhanan po ng sita, doon po ako pumunta ulit. Wala pa rin po talaga. Wala pa talaga. Napakirap po. Kaya, hintay-hintay lang po tayo. Maghintay po tayo ng islat. Kasi ang passport ko po bago na eh. At least pang passport ko, 10 years yun. 10 years na po, 10 years validity na po ang passport ko. Tagal na po yun. Bago pa lang po yung passport ko. As in na, malinis na malinis po, wala pong tatak. Wala pa pong tatak. Kaya may awa po ang Diyos. Ikiklaim ko yun as soon as possible po. By aywan ko po kung kailan ako makarenew at makauwi din. Makabakasyon din po. Tapos ang plano ko po yung ano ba. Kung makabakasyon man po ako, gusto ko rin po yung matagal-tagal din. Mga 2 months or 3 months, ganun po. Kasi ilang taon na rin po ako hindi nakauwi ulit. Last na uwi ko po 2019. Tapos nagpandemya na, hanggang ngayon po hindi pa po ako nakakabakasyon. Kasi paano po ako nakabakasyon? Yun pa naman po yung nagkaroon po ako ng problema. Yung nagka-breast cancer po ako, nagkasakit ako. Pero laking pasalamat ko na po sa Panginoon, pwede na po ako magtrabaho. Pero hindi na po talaga ako pwedeng magbuhat ng mabigat. So, ayun lang po. Talagang i-avoid ko po talaga yung magbubuhat po ng mabigat. Kasi mahirap na rin po. Napakahirap po talagang magkasakit po. At saka yung, lalo na po pag ano ba, nagkasakit ka tapos nasa Pilipinas ka po siguro, yun po ang nakapaka, yun po talagang napakasakit at napakahirap po. Dahil, hindi naman sa pag-aano po, oo, nagkasakit po ako dito, pero sa awa ng Diyos po, wala naman po akong ginastos. SS ko po ang sumagot. Libre po lahat. Meron pa po talaga, meron pa po pala itong ano, pasta, sabi ko. Merendahin ko na lang. Pero sabi ko pong merenda nung oras na po. Alas 6:15 po, pero ang madilim na po. Palibhasa po, winter na. Kaya madilim na po ang kapaligiran. Alas 6:15 pa lang malamig, kaya madilim na po. Hindi lang po kasi minsan, napakahirap din po yung ano, buhay dito sa abroad, nakaka-miss pa rin po talaga sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas po wala kang amo. Ang amo mo, sarili mo. Makakapasyal ka po kahit saan-saan dyan sa Pilipinas. Pwede ka pong makikapit bahay, manghingi ng saluyot, dahon ng malunggay. Kung may papaya sila, pwede kang manghingi. Dito po wala pong mahingi. Bili po lahat. Wala ka pong mahingi. Kaya ang mga tao po dito, non-stop working din. Kasi wala pong nahihingi po dito. Wala po. Kaya, maybe next week, itry na naman po natin, or bukas, kukuha na naman po tayo ulit ng schedule kung meron na po. Try po natin, baka sakaling makakuha na po tayo. Aburido po ako pag hindi ko anong, aburido na rin po ako kasi October 7 takes, ipard na po eh.
Pero ano naman po? Okay pa naman. Kahit setahin po ako ng pulis, okay pa naman yun. Dahil may dahilan naman po eh. Hindi ko naman po pinabayaan. Hindi kagaya po ng mga iba dito. Alam nyo po, masabi ko lang din po, makwento ko lang din po. Marami po talagang mga Pilipino po dito na pinabayaan po nila ang papel nila. Expired na po ang passport. Expired pa po ang residence ID. Yun po ang mga ano ba, nakakalungkot po. Nakakalungkot po talaga. Kaya, yung sasabihin nyo po na, ang swerte-swerte nyo, hindi po, mas maswerte po pa rin po kayo dahil kasama nyo ang pamilya nyo araw-araw. Kung ano po yung kakainin mo, kakainin nyo pong lahat. Kung ano po yung problema, may magkukomport po sa inyo, ganun po ba? Napakarami pong Pilipino, kaya tama po yung mga, kung marami po kayong napapanood, hindi lahat po ng Pilipino na pumunta po dito is maayos po at marami ang buhay. Hindi po totoo yun. Kasi may marami pong mga Pilipinong pinabayaan ang may expired ang passport, may expired po ang residence ID. Ganun po, sari-sari din pong kwento ng buhay dito sa abroad. Kagaya din dyan po sa Pilipinas. Kaya lang po, yun po ang nakakalungkot. Sinayang po nila yung pagpunta nila dito. Kakalungkot po talaga. Marami pong walang papel dito na pinabayaan na lang po. Pinabayaan na lang. Marami na rin pong ano, matagal na po dito. Walang bahay. Wala man lang din pong nabili. Wala naman pong pinapaaral. Nakakalungkot po ang pangyayari din sa buhay. Iba-ibang kwento rin po talaga ang buhay ng mga Pilipino po dito. Nakakalungkot din po talaga yung mga nangyayari sa buhay nila. Kaya pasalamat din pa rin po tayo na hindi po tayo na itulad sa kanila. Pero nakakaawa po sila. Paano po yun? Uuwi po sila ng Pilipinas. Saan po sila titira? Wala naman po silang napundar na bahay. Walang ipon. Paano yun? Kaya nakakalungkot po talaga. Nakakalungkot. Kaya huwag nyo pong sasabihin na abroad maraming pira. Hindi po. Nagsapalaran lang yung tao dahil mahirap din po ang trabaho dito. Mahirap po. Mahirap. Mas masaya po dyan kahit mag-ulam po talaga kayo ng dahon ng malunggay sa luyot. Sapat na po yun. Ang mga nag-abroad po kasi ay nakikipagsapalaran dahil kung ano po yung kikitain niya kasi dito, mas malaki po kaysa dyan sa Pilipinas. Wala pong kikitain talaga. Doon ka lang nakaupo lang. Araw-araw nakaupo ka lang dyan. Tama po yun. Pero ito po ay totoong buhay. Marami po talaga. Nakakalungkot ba? Marami pong mga Pilipino dito na pinabayaan ang ano, mga residence ID, passport na na-expired na lang na hindi na po inaasikaso. Napakarami po, nakakalungkot. Marami pong mga Pilipinong walang tirahan. Nandyan lang po sila nagbahay-bahayan lang kung saan po sila pwede. Kakalungkot po. Kakalungkot. Kakalungkot bang isipin? Yung matagal na sila dito na walang-wala po talaga, walang naipundar, walang ano. Nakakalungkot po yun. Nakakalungkot po. Kaya maswerte pa rin po kayo na nasa Pilipinas dahil kahit nandyan po kayo, masaya kayo. Kasama ang pamilya. Kaya ayan po. Malapit ko na rin po maubos itong ano. Makaroni, masarap po eh. Masarap. Tapos, pagkatapos ko na lang po ito kainin, mag-inom na lang po ako ng tsaa. Kasi ang lamig po. Lamig. Yung katatapos ko lang po naligo. Basta pa po ang buhok ko. Ayun po. Ayan. Hanggang dito na lamang po muli sa aking video. Maraming salamat po muli sa inyong panonood at sa mga manonood pa. God bless us po. Bye!